Welcome to Tagalog Movie Recaps. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang action movie na pinamagatang Gunpowder Milkshake. Nagsimulang palabas sa isang assassin na nangangalang Sam na sinabing nagtatrabaho siya sa isang organisasyon na tinawag nilang The Firm. Kung may nais silang ipatumbay, tinatawag lang nila si Sam para ayusin ito. Ipinakita na pinagpapatay niya ang isang katutak na kalaban. Saka bumalik siya sa kanyang apartment at habang tinatahi ang sugat ay tinawagan siya ni Nathan na HR ng firm. Nagpunta si Sam ng diner at doon ay bumalik ang kanyang alaala 15 taon na ang nakakalipas. Inaantay ng batang Sam ang kanyang ina na si Scarlett ng mahigit 3 oras. Dumating naman si Scarlett at nagpasensya ito sa anak at sa kanila kinain ang kanilang milkshake na hindi natunaw sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ay binigay ni Sam ang isang librong may baril sa loob sa ina. Kalaunan ay dumating ang Russian goons para kay Scarlett pero nagtago ang babae. Ang leader ng mga siga ay nilapitan si Sam at sinugatan sa mukha ang bata at tinanong kung nasaan ang ina nito. Lumabas nga si Scarlett at pinatay lahat ng mga sisiga-siga. Dumating na si Nathan para kausapin siya. Sinabihan siyang naging magulo ang pinatrabaho sa kanya dahil sa pagpatay niya sa maraming mga tao. Dahil ang misyon lang sana niya ay patayin ang ilang mga target at hindi ang buong gang. Pagkatapos ay binigyan ni Nathan si Sam ng panibagong trabaho. Kailangan nitong hanapin at patayin ang lalaking nagnakaw ng pera ng organisasyon at ibalik ito sa kanila. Samantala ay pinakita naman ang lugar kung saan pinagpapatay ni Sam ang buong gang. Dumating doon ang isang leader ng gang na si Jim McAllister. Anak pala nito ang isa sa mga pinatay ni Sam, kaya't inutusan nito ang right hand na si Virgil para hanapin kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Kalaunan ay nagpunta si Sam sa isang library na front lang ng organisasyon kung saan dating nagtatrabaho si Scarlett bilang isang librarian. Doon ay nakita niya sina Madeline, Florence at si Anna May. Noong una ay hindi nila namukhaan si Sam pero kalaunan ay nakilala rin nila siya na siya ang anak ni Scarlett. Kinuha ng mga ito ang kanyang mga dating armas. Ang ilan sa mga ito ay dati ring nagmula sa library na iyon na kanyang nakuha sa kanyang mga napatay. Saka din siya binigyan ng bagong armas na nakatago sa iba't ibang mga libro. Nagpunta si Sam sa isang apartment kung saan nakita niyang isang target. May dala itong bag kung saan nakalagay ang mga pera at mga tsekeng pagmamayari ng The Firm. Nakita rin siya ng lalaki kaya agad siyang tinutukan ni Sam. Tumunog ang cellphone ng lalaki at nagmakaawa ito kay Sam na huwag siyang patayin. Pinilit ng lalaki na sagutin ang tawag pero pinigilan siya ni Sam. Pinuntahan ng lalaki ang cellphone at sinubukang agawin ang baril ni Sam pero nabaril lang ang tiyan nito. Nagawa pa rin itong masagot ang telepono at narinig niya ang boses ng mga kidnappers na tumangay sa kanyang anak. Nalaman ni Sam na ang pera ay para sana pantubos ng lalaki para sa anak nito. Kinuha na ni Sam ang pera pero naalala niya ang bata at naawa siya rito. Dahil dito ay dinala ni Sam ang lalaki sa special na hospital na pagmamayari din ng organisasyon. Sinabi nito sa doktor na ayusin ito ang sugat ng lalaki dahil babalik din siya agad. Papunta na siya sa isang bowling station. Saka sila nag-usap ni Nathan sa telepono at sinabi ng babae na nasa kanya na ang pera. Pero hihiramin niya muna ito para iligtas ang anak ng lalaki. Sinabi ni Nathan na ibalik na niya ito pero binabaan lang siya ng babae. Dahil dito ay inutusan ni Nathan ng 3 sina Crow, Shocker at Yankee para sundan si Sam at kunin ang pera pero huwag nila itong patayin. Nakarating agad si Sam sa bowling area kung saan sinunod ni Sam ang utos ng kidnapper. Sinabi ng kidnapper na magpalit ito ng damit at iwan nito ang kanyang baril sa isang lalagyan. Ayaw niya ng t-shirt kaya't ginamit niya ang jacket na naroon. Ngunit ilang sandali lang ay bigla daw naroon ang 3 inutusan ni Nathan na tinawag ni Sam na boneheads. Sinabi ng 3 na ibalik na niya ang pera kung ayaw niyang masaktan at maabuso. Pero tumanggi ang babae at sinabi sa 3 na umalis na sila kung ayaw nilang mabugbog Berna. May mga armas ng 3, may isang baseball bat, may pangkuryente at may crowbar din. Mga lethal weapon ang mga ito. Pero nang magsimula silang maglaban-laban ay nagawa ng babae na maiwasan ang pag-atake ng 3 boneheads. Madali lang na sinaktan ng babae ang mga bugok. Hindi ito lingid sa mata ng mga kidnappers na napapatanong kung sino si Sam dahil nagagawa nitong matalong 3 lalaki na may armas. Ginamit din ni Sam ang mga armas ng mga ito laban sa kanilang sarili. Naging epic ang laban nila at sa huli ay ginamit pa ni Sam ang isang bowling ball para patulugin ang kalaban. Nang makatulog ng mga kalaban ay agad din niyang pinulot ang bag na puno ng pera at tumakbo sa palapag na sinabi ng kidnapper kung saan siya magtutungo. Samantala ay nalaman ni Nathan na napatay din pala ni Sam ang anak ni McAllister. Nakipagkita naman si Sam sa mga kidnapper na nakamaskara ng mga halimaw. Nagtanong ang mga ito kung pulis siya pero sinabi niyang hindi kayang gawin ng pulis ang ginawa niyang pagtalo sa 3 lalaki.
Hindi niya lang kasi kilala si Provinciano eh. Mahigit 3 taon nang pumapatay ng mga kalaban. Agad naman silang nagpalitan ng kargamento. Ibinigay ng mga kidnapper si Emily kapalit ng madaming pera. Agad na tumakbo ang mga kidnapper pagkakuha ng pera. Nang makita ni Sam na ayos naman si Emily ay agad niyang hinabol ang mga kidnapper. Sa sasakyan ay nagtraidoran at nagbarilan ng mga kidnapper at nabaril ang ulo ng driver. Dahil dito ay naibangga ang kanilang sasakyan at namatay ang isa pa. Itinakbo ng traidor ang pera pero binaril ito ng kanilang leader. Gumanti naman ito pero hindi marunong bumaril at magtago kaya't nadihado. Nakapaghagis pa ito ng granada sa kanyang tabi at ng pera kaya't sumabog siya at ang pera. Binaril ng kidnapper sa kamay si Sam kaya't sinaksak niya ito ng matulis na kahoy na mukha tuloy bampira at ayon tigok. Nakapunta rin ng ospital ng organisasyon ang 3 bugok na maraming pinsala sa katawan. Lumalanghap ang mga ito ng laughing gas nang sa ganun ay hindi sila gaanong mahirapan saka sila tumatawa-tawa na parang baliw. Maya-maya pa'y dumating naman si Sam kasama ni Emily sa ospital. Napansin niyang walang nurse sa counter kaya't kinuha niyang baril na nakatago doon. Nakita nilang nurse na nagmula sa kwartong kinaroroonan ng ama ni Emily at nalaman nilang namatay din ang lalaki. Wala silang kaalam-alam na naroon din pala ang mga boneheads at nagpaalam din sila kay Nathan na patayin nila si Sam. Maging ang doktor ay kakutsaba rin nila. Tinusukan ng doktor ang kamay ni Sam para maging manhid ito at saka mabilis na tinawagan ang mga bugok para patayin si Sam. Pero lahat sila ay may bali ang katawan kaya't natatagalan sila sa paggalaw. Sinamantala ito ni Sam para magpatulong kay Emily na ipahawak sa kanyang baril at ang scalpel na naroon gamit ang tape. Lumabas si Sam ng pinto at tinataki ang mga kalaban. Pero dahil manhid pa rin ang kamay ay hindi natatamaan ang mga boneheads. Naglaban-laban sila na parang baliw dahil tatawa-tawa pa rin ang 3 bugok dahil sa laughing gas. Kinagat ni Yankee ang balikat ni Sam kaya't gumanti rin si Sam ng kagat sa tenga ni Yankee at idinuran niya na parang nganga. Aksidenteng nabaril ni Yankee si Crow na kanyang ikinamatay. Gamit ang scalpel ay nasaksak ni Sam ang mga napapasigaw na mga bugok. Saka nalaslas din ni Sam ang leg ni Shocker tapos nabaril pa ito ni Yankee na kanyaring ikinamatay. At panghuli ay ihinulog ni Sam ang mabigat na malaking ngipin na naroon na nangpit-pit sa ulo ni Yankee. Kalaunan ay nalaman ni Nathan na hindi na may babalik pa ni Sam ang pera dahil sumabog na ito. Dahil dito ay sinabi niyang hindi na niya ito mapoprotektahan pa. Sa kanya tinawagan si McAllister at sinabi ditong hindi ang organisasyon ang may kasalanan ng pagkamatay ng kanyang anak kundi ay si Sam. Sa elevator ay nais patayin ni Sam ang doktor pero pinigilan siya ng bata. Sa parking lot ay hindi pa rin makapagmaneho si Sam kaya tinuruan niyang bata sa pagmaniobra sa manibela. Aalis na sana sila nang bigla nilang makasalubong ang mga tauhan ni McAllister na nais siyang patayin. Para hindi makita ni Emily ang mga mangyayari ay sinabi ni Sam na isara nito ang mata at pakinggan lang siya. Bulletproof din ang kanilang sasakyan kaya ligtas sila sa loob. Sa tulong ng instruction ni Sam ay nagawa ng 2 na makapagtago sa mga goons. Okay na sana pero nahuli sila nang aksidenteng mapindot ni Emily ang busina. Kaya't napilitan si Sam na lumaban at binanggabangga ang mga sasakyan ng kalaban na kanilang ikinaipit at ikinapugot ng ulo. Saka sila nakatakas. Nagpunta sila sa apartment ni Emily at doon ay nakita nila si Scarlett na ina ni Sam. Nagtanong ito kung bakit nakalimutan ni Sam na bantayan ang likod. Kalaunan ay nagtanong si Sam kung bakit siya nito iniwan. Nagtapat naman ang ina at sinabing nagkamali siya sa kanyang misyon kaya't kinailangan niyang umalis at iwan ang anak para hindi ito madamay. Habang nag-uusap ay nakita ni Emily sa CCTV ang paparating ng mga tao ni McAllister. Nasundan pala sila ng isang nakaligtas kanina. Dumaan ang 3 sa kung saan saan para lang makaalis ng gusali. Saka sila nagpunta ng library kung saan nagkaharap sina Scarlett at ang 3 nitong dating mga kasamahan. Masaya naman sina Madeline at Florence sa pagkakakita kay Scarlett pero galit pa rin si Anna at sinabing siya ay isang multo dahil na rin sa hindi niya pagpaparamdam ng ilang taon. Nagpapaliwanag pa rin si Scarlett nang makita nila ang pagdating ng mga tauhan ni McAllister. Sinabi ni Emily na nais nitong magpaiwan para tulungan si Sam pero sinabi ni Sam ang totoo na siya ang bumaril sa tatay ng bata kaya ito namatay. Sinabi nitong inutusan lang siya para gawin ang bagay na iyon. Dahil dito ay naiyak ang bata. Nagawa ng mga tao ni McAllister na makapasok ng library kaya't sinabi ni Sam na magpapaiwan siya para harapin ang problemang ginawa niya. Nagpaiwan din si Scarlett para tulungan ang anak at nagpaalam sa 3 kaibigan. Nilabanan muna ni Sam ang mga lalaki pero wala siyang armas kaya't naghanap muna siya ng armas sa library.
Nagawa naman niyang mapatay ang iba pero nasukol siya ng iba pa at pinagsisipa-sipa siya. Saka dumating ang paintrarang si Scarlett at tigok ang mga goons. Dumating pang mas maraming mga tao ni McAllister at naglaban-laban sila ni na Sam at Scarlett. Dahil sa dami ng mga kalaban ay naubusan ng bala si na Sam at Scarlett at naipit sila sa kanilang pinagtataguan. Nakita naman ni na Florence at Anna ang sangkatutak na kalaban kaya't sumali na rin sila sa laban. Niratrat ni Florence ang mga lalaki gamit ang M16 nito. Saka naman naghagis ng tear gas si Anna kaya't napuno ng usok ang paligid. Samantala ay sinamahan naman ni Madeline si Emily sa loob ng van. Nagtago sina Florence at Anna sa kabisado nilang parte ng library at kumuha sila ng kani-kanilang mga armas. Dalawang martilyo kay Anna at tanikala naman kay Florence. Saka isa-isa nilang pinagpapatay ang mga lalaking binalak silang patayin. Samantala ay nakipaglaban naman si Madeline kay Virgil na saktong sa kanilang kinaroroonan na punta. Binigyan muna niya si Emily ng Walkman at saka ginamit nito ang astig na machine gun at niratrat ang mga tao ni Virgil. Tanging si Virgil lang ang nakaligtas na nagawa pa daw matsambahang mabaril ang dibdib ni Madeline. Ngunit kahit ganun paman ay nagawa pa ng babaeng makipagmano-mano kay Virgil. Knuckles laban sa Tomahawk. Sa kinaroroonan naman ni Sam at Scarlett ay isa-isa din nilang napatay ang napakaraming tao ni McAllister. Nakalaban nila ang fan ni Thor na may hawak ding malaking maso. Malayong mas malaki at malakas ito sa mga babae kahit madali lang silang hinahagis-hagis. Bago pa nito mapatay si Sam gamit ang isang malaking maso ay sinaksak ito ni Scarlett sa leeg gamit ang pistol na may bayonet saka ito minaso ni Sam sa ulo. Pagbalik nila sa kinaroroonan ni Madeline ay nakita nila ang babae na namamatay at sinabi nitong tinangay ni Virgil ang bata saka namatay na ito. Pagkatapos ay inilibing nila si Madeline at tinawagan ni Sam si McAllister para magkita sila sa diner kung saan hindi pwedeng magdala ng baril sa loob. Binawalan siya ni Scarlett pero nagtungo pa rin siya at sa diner ay napuno ito ng mga tao ni McAllister. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni McAllister na marami din siyang mga anak na babae pero ibang naramdaman niya sa anak na lalaking pinatay ni Sam. Pero wala na ito. Nasa punto na talong-talo na si Sam kahit na ano pang gawin sa kanya ni McAllister. Pero biglang dumating sina Scarlett, Anna at Florence na nakadamit pang waitress at mabilis nilang tinutukan ng mga kalaban. Kinuha ni Sam si Emily at mabilis silang lumabas ng diner. Binalaan ng mga babae na walang kikilos ng masama pero binalak lumaban ni McAllister kaya't binaril siya sa ulo. Saka pinagmamasaker ng mga babae ang mga lalaking nasa loob ng diner. Lumaban naman ang mga lalaki pero tigok silang lahat. Binalak pa ni Virgil na tumakas pero hindi niya kayang takbuhan ng bala. Si probinsyano lang ang may kaya niyan. Sa kabila ng pagkapanalo ng mga babae ay nawala ni Florence ang isa sa kanyang mga mata. Dinala ni Sam si Emily sa kanilang hideout kung saan hindi sila maanapan ng organisasyon. Napanaginipan ni Sam na binaril siya ni Emily sa pagiganti nito sa pagpatay niya sa kanyang ama. Ngunit nang kinausap niya ito sa upuan ay sinabi ng bata na kahit binaril ni Sam ang ama ay sinubukan naman niya itong iligtas at niligtas din siya. Naisip ni Sam na hindi pa tapos ang laban kahit inutusan nito si Emily na magpunta ng bahay ni Nathan. Nagkunwari itong isang Girl Scout na nagbebenta ng cookies. Dinaluhan ito ni Nathan sa pinto ng bahay at doon ay sinabi ng lalaki na kilala niya ang bata. Pero ipinakita si Sam na tinututukan na nito ng sniper si Nathan. Sinabi ni Sam kay Nathan gamit ang telepono na sabihin ni Nathan sa mga boss ng organisasyon na pabayaan na sila dahil kung hindi ay madali lang silang hanapin ni Sam at mapatay nang hindi nila namamalayan. Saka ipinakita ang ating mga bida na nakasakay sa isang van paalis ng lugar na iyon para hanapin si probinsyano. Kung nagustuhan mong video ay ilike mo na yan para naman araw-araw kaming mag-upload ng mga magagandang movie recaps na tiyak mong ikatutuwa. Kita-kits tayo sa iba pa naming mga videos.